Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Panibagong paksa ang ating tatalakayin ngayong hapon. At bago tayo magpasimula, tayo po imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Tayo po yumuko. Dakila naming Diyos, Ama naming Banal, sa hapon pong ito, muli kaming mangangaral sa pamamagitan ng internet. At salamat Ama sa pribilehiyo na inyong pinagkaloob na muli naming bubuksan sa hapon pong ito ang pabalita. Salamat sa inyong paggabay, sa inyong patnubay na inyo kaming pinangunahan na aming matatalakay sa hapon pong ito ang panibagong parabola na aming tatalakayin. Pagpapalain ang lahat na nanonood Ama sa buong mundo, pangasiwaan ang kanilang buhay na sa parabolang ito, kanilang makikita ang inyong kabutihan at aming hinihiling pagpapalain ninyo kami ni Brother Ben sa aming pag-re-record ngayon, pangasiwaan ang lahat naming equipment. ang aking bahagi at ang bahagi ni Brother Ben sa hapon pong ito. Salamat sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at muli tayong magkakasama sa hapon pong ito. At dalawang linggo din ata akong nababakante sa pagre-record kasi naghihintay pa ako sa internet na makakabit sana kahapon pa. Pero hindi nangyayari at ipapalo up ng aking pamangkin ngayong hapon at baka sa susunod na araw. Ay ang mga video na ginagawa namin, umaabot na po ng 15, ika-15 ito na i-upload namin kasama na ang mga conversion story na aming mga ina-interview last 2 weeks ago. Pero hindi namin na-upload kasi hindi pa nakabitan ako ng internet. Siguro sa mga kaibigan ko na nanonood, nagsubaybay sa akin sa Facebook, palagi akong offline sapagkat iba ang aking ginagawa kasi wala pa akong internet sa bahay. Pero ganun pa man, tuloy kapag magkakaroon na ng internet, sabay-sabay naming i-upload ang mga video na ginagawa namin. Hindi lang po ako ang nagsasalita sa studyong ito, mayroon na pong 4 pa na nagsasalita kasama ko sa team ng The Gospel of Jesus Christ. At ang ating topic ngayong hapon ay patungkol sa parabola ng Panginoon. Kasi nangako po ako sa inyo na lahat ng parabola ni Jesus Christ ay ating itatalakay sa estudyong ito. At alam ko na bawat parabola na ating pag-aaralan, tatalakayin, mayroon kayong matutunan. Ang title po ng ating paksa ay The Good Samaritan. At dalawa po ang ating pag-aaralan. Una, patungkol sa kalagayan natin bilang tao na bilang lingkod ng Panginoon, mayroon po tayong responsibilidad sa Panginoon at sa ating kapwa. Una nating tatalakayin yan. Pangalawa nating tatalakayin, ang Good Samaritan, nagsisimbolo po ito kay Jesus Christ. Now, paano ko po ito sasabihin? Ang paksa at talata nating mababasa, makikita natin sa Lucas, Kapitulo 10. Kung ating babasahin, no, gagamit po ako ng salamin para hindi mahirap ang aking pagbabasa. At sa versikulo 1, the parable of the Good Samaritan, mababasa natin sa Lucas 10 mula 25 hanggang 30. Ating babasahin. Narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinukso na nagsasabi, Guru, anong aking gagawin upang magmamana ng walang hanggang buhay? Pag ating titingnan sa English, siya po'y isang master of the law. Siya po'y isang doctor of the law. Siya po'y bihasa sa batas. At kung ating titingnan yan, siya po'y isang religious leader na nagdudoktor sa kautusan. No, kaya nga ang pag-aaral sa theology mayroong master at pagkatapos magiging master doctoral naman ang kanyang pag-aaralan. Mapapansin ninyo, bihasa po siya sa kautusan na hindi lang siya master kundi naabot po niya ang doctoral na pag-aaral sa kautusan. Nagpunta siya sa Panginoon hindi dahilan upang makinig at matuto. Ang dahilan po kung bakit siya nagtatanong sa Panginoon ay siya upang maisisilo niya, naghanap po siya ng paraan
kung ano ang maisusumbong niya laban sa Panginoon. No? Napapansin ninyo, hindi lahat pala na lumalapit at sumama sa crowd ng ang ating Panginoon nangangaral ay gustong makinig at matuto. Pag titingnan ninyo, narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan, o lawyer siya, di ba? Nagsisitindig at siya'y tinukso. Mapapansin ninyo, ang dahilan sa kanyang pagtanong upang tuksuhin ang ating Panginoon na siya po'y makahanap ng pagkakamali, no? Makahanap ng paraan kung paano niya matukso upang maisusumbong pag may mapatunayan na nagkakasala, mahuhuli, huhulihin at ikukulong. Mapapansin, yun po ang layunin niya. At ang kanyang tanong, Guru, anong aking gagawin upang magmamana ng buhay na walang hanggan? Mapapansin ninyo, ang tanong ng lawyer na ito, ay, maring ito din ang tanong mo sa hapon pong ito. O, maring ito din yung tanong mo sa Panginoon, Guru, ano bang mabuting gagawin ko upang magmamana ng walang hanggang buhay? Ito po'y napakagandang tanong. Katulad siya sa isang binatang mayaman. Ang binatang mayaman, Guru, anong mabuting gagawin ko upang magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan? Mapapansin ninyo. Pero anong sagot ng ating Panginoon? No, pagbabasahin natin sa 26, sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? No, mapapansin ninyo, ito yung sagot ng ating Panginoon. Maraming mga karanasan ng ating Panginoon ng mga taong nagtatanong sa kanya ay sinagot din niya ng isa pang patanong. At ito yung isang paraan ng ating Panginoon, lalo na sa mga taong nagsisilo sa kanya. Kapag mayroong tanong, ang dahilan upang maghahanap ng mali, upang sisiluin, makakahuli ng pagkakamali, ay napapansin ko sa aking pag-aaral sa Biblia, ang isang tanong ay gagamit din ng ang Panginoon sa pagsagot sa tanong sa isa pang klaseng tanong. Kaya nga sa 26, ito yung tanong ng ating Panginoon. Sinabi niya sa kanya, sinabi niya sa lawyer, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang iyong nababasa? No, mapapansin ninyo. At ito yung sagot sa isang lawyer na nagtatanong. Mapapansin ninyo, bago natin babasahin ang sagot ng isang bihasa sa kautusan, atin po munang napapansin ko sa mga nagtatanong sa Panginoon, dalawa po ang aking napag-aralan na nagtanong sa Panginoon na ano ang gagawin ko upang magmamana ng buhay na walang hanggan. At siguro nababasa ninyo yan sa ang una sa Matthew 19. Diba? Isang binatang mayaman lumapit sa Panginoon. Guru, mabuting guru, ano bang gagawin ko upang magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan? Napapansin ba ninyo sa ano, sa ang sagot ng Panginoon doon sa binatang mayaman? Sabi niya dito, ano ang nakasulat sa kautusan? No? Sabi niya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw. Doon yun sa Matthew 19. Pero napapansin mo, dito, tinanong siya, sinasabi ng Panginoon na ano ang nababasa mo sa kautusan? Napapansin ko sa aking pag-aaral na ang lahat ng mga tao, dalawa po ang nagtanong ng Panginoon mismo na ganitong uring tanong. Una ang binatang mayaman, pangalawa ang lawyer na ito. Pero napapansin ko sa dalawang nagtatanong sa Panginoon kung anong gagawin nila para magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ay itinuturo sila ni Jesus Christ doon sa kanyang kautusan. Napapansin ba ninyo kung inyong babasahin yung 26? Sabi ni Jesus Christ, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? Napapansin ninyo? O, kung hindi mahalaga sa buhay na walang hanggan ang kautusan, bakit ito itinuturo ng Panginoon? No? Nang nagtanong ang binatang mayaman, bakit niya itinuturo ang sampung utos ng Diyos? Kung hindi ito mahalaga o kabahagi sa buhay na walang hanggan. No? Matandaan ninyo ang dalawa pong nagtanong, ang kanila pong tanong ay mahalagang tanong. Ano ang gagawin ko upang magmamana ng buhay na walang hanggan? At tandaan ninyo ang sagot ng Panginoon ay itinuturo ni Jesus Christ doon sa kanyang kautusan. Kung ano ang nababasa ng mga nagtatanong kung ano ang nakasulat sa kautusan. Ating babasahin, lalabas muna tayo sa isa pang paksa sapagkat gusto kong maintindihan natin ngayong hapon, ano ba ang kahulugan ng kautusan ng Diyos? Bakit ang mga taong naghahanap ng kaligtasan, bakit niya itinuturo ang kautusan? Kung ating babasahin yung
Juan 12:50. Oh, kung mayroon kayong mga Biblia, babasahin ninyo yan. Ano nakasulat sa versikulo 50 sa Juan 12? Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Paano sinasabi ni Jesus Christ? Sinulat po ito ni Juan, pero ang nagsasabi nito si Jesus Christ. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinasabi ng, sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. So anong sabi ni Jesus Christ? Bakit ang mga nagtatanong ng mga tao patungkol sa buhay na walang hanggan, tinuro ni Kristo sa kautusan? Kasi mula sa bibig ni Jesus Christ, anong sabi niya? Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Therefore, ang mga taong nagtatanong kung anong gagawin nila upang magkakaroon ng buhay na walang hanggan, walang ibang ituturo si Kristo. Ang sampung utos ng Diyos. No? Ganun po kahalaga ang kautusan ng Diyos. Alam niyo, mayroon, habang ako nagtuturo sa Tagaytay City Jail, mayroon pong mga dating daan sa loob ng kulungan. At ito po yung challenge niya. Kasi ang paniniwala ng mga grupong ito na ang sampung utos para lang yan sa Israel. No? Para lang yan sa mga Hudyo, hindi yan para sa mga Gentiles. Sinasabi ko sa kanya, kapatid, bakit kung para lang ito sa mga Hudyo, para lang ito sa Israel, bakit bawal po matay? No? Ang batas na ginawa ng Diyos para sa Israel, hindi ba mo napapansin, pinagbabawal din sa atin? No? Bakit kung mga ngalunya ka, kung mahuli ka sa akto, kakasuhan ka, makukulong ka, kung ito'y para lang sa Israel? No? Hindi po siya. Pero pangalawa niyang tanong, sabi niya, Brother John, maniniwala ako kung ang sampung utos tinuro po ni Kristo mismo. Sabi niya, ha? Akala niya, kung ito'y ang utos na ito para ito sa mga Kristiyano, tinuturo ba ni Jesus Christ ang sampung utos? Sabi niya, anong gagawin mo kung aking mababasa sa iyo? Sabi niya, mag-Adventist po ako. At yung nakukulong, isang kapatid natin, nagiging kapatid natin yon. Kasi pagkatapos ko nabasa ang talata, bago kami uumuwi, kinamayan niya ako. Sabi niya, Brother John, marami pong salamat. Kasi matagal ng panahon pala akong nadadaya. Tinuro pala ni Kristo ang sampung utos. Saan po natin yan mababasa? Sa Mateo 19. Kung inyong babatahin yung Mateo 19, isang binatang mayaman nagtanong sa Panginoon, no? Ano bang gagawin ko upang ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung ating babasahin yung Mateo 19, talatang 16, o mula 16, may isang lumapit sa kanya na nagsasabi, Guru, anong mabuting bagay na dapat kong gawin upang ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya, bakit mo itinanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, tutuparin mo ang mga utos. Di ba papapansin mo? Sabi ni Jesus Christ, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, tutuparin mo ang mga utos. Nagtanong ang binatang mayaman. Sinabi niya sa kanya, alin? No? Sa anong utos ang tinutukoy niya? Sabi ni Jesus Christ sa 18, no? Sa 18, sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsaksi ng di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ima na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. No, napapansin ko, nababasa mo ba ito? Sino ang nagtuturo sa binatang mayaman sa kautosang ito? Nang sinasabi ko ito sa kapatid natin na dating na nakukulong, sabi niya, sino ang nagtuturo niyan? No? Ay si Jesus Christ o hindi? Sabi niya, si Jesus Christ. Kaya nga, sabi ko sa kanya, tinuro ba ni Jesus Christ ang sampung utos ng Diyos? Sabi niya, opo. Kaya nga, noong alam ninyo ang kapatid na yun, nabibinyagan. Kasi nangako po siya sa akin. Sabi niya, kung mabasa mo litra por litra na ang sampung utos tinuro ni Jesus Christ, ay magpabaptize po ako sa Seventh-day Adventist. At sa 18 na nabibinyagan namin doon sa Tagaytay City Jail, isa po siya sa nabibinyagan doon. No, napapansin ninyo, alam ninyo, maraming mga mangangaral na mandaraya sa ating kapanahonan. Mga Christian religion na tinuturo na nila na ang sampung utos ng Diyos, wala ng kabuluhan, wala ng bisa, hindi na mahalaga. Pero mula sa bibig ni Jesus Christ, no, kung inyong babasahin yung 12:50, ang sabi ni Jesus Christ,
nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya nga napapansin ninyo, ang dalawang mga taong nagtanong sa Panginoon anong gagawin nila para magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan, itinuro ni Jesus Christ ang kautusan. At ito yung napapansin ko kung ating pag-aralan ang Biblia. Kapag tayo magkakasala, ay guilty tayo sa kautusan. At ituturo ang solusyon sa ating guiltiness na ang guilt natin mawawala, lalapit tayo sa tagapagligtas. Kapag tayo magkakasala, ituturo tayo ng kautusan sa ating tagapagligtas. Mababasa po natin yan sa Galacia 3:24. Kasi si Jesus, ang ano daw, the law is our schoolmaster to Christ. No? Siya ang tagapagturo, ang kautusan, tagapagturo sa ating tagapagligtas. Ituturo ka ng kautusan kapag ikaw ay nagiging makasuwayin, makasalanan. Pero napapansin ko rin sa aking pag-aaral sa Biblia, kung ating lalapitan si Jesus Christ, anong gagawin natin kung upang magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Wala ding ibang gagawin si Jesus Christ, ituturo din niya sa atin ang kanyang kautusan. No? Kaya nga sana inyong naintindihan. At ito yung masasabi ko sa inyo. Kapag susundin lang ng tao ang 10 utos ng Diyos, ito yung paulit-ulit kong sinasabi, hindi na natin kailangan ang pulis. Hindi na natin kailangan ang kulungan. Ang buong mundo magkakaroon ng kapayapaan. Ang ating mga bahay, hindi na kailangan ang grills, mga kandado, o mga bakod sa ating bahay na mga nakakatinik, no? Mga kawad na mga matitinik para walang taong makakapasok. Bakit? Kung susundin ng tao ang 10 utos ng Diyos, wala pong magnanakaw sa buong mundo. No? Walang mga ngalunya, walang mga tahanan, walang pamilyang masisira. No? Ang mga anak gumagalang sa magulang. Napapansin ninyo? Ang ating mga property, pinoproteksyonan ng batas ng Panginoon. At walang mamamatay tao. No? Walang sinungaling laban sa kanyang kapwa. Walang mga taong nag-iimbot sa mga property ng ibang property, may ibang sa kanyang kapwa. No, mapapansin ninyo, alam ninyo, maraming mga pastor o mga leader ng relihiyon nagsasabi ay walang makakatupad sa utos ng Diyos. Totoo po 'yun sa mga taong walang Kristo at makasalanan. Kasi ang mga taong wala si Jesus Christ, hindi nananahan ang kanyang espiritu, ay ang mga taong yan hindi makakatupad sa utos ng Panginoon. Pero sa mga taong binago ng Diyos ang kanilang buhay, ay sabi sa Apokalipsis 14:12, narito ang pagtiyatsaga ng mga banal na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. No, mapapansin ninyo, ang mga taong nakakatupad sa utos ng Diyos ay ang mga taong binago sa dugo ng sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, at siya po'y bibinigyan niya ng lakas na babago po ang kanilang buhay sapagkat ang banal na Espiritu Santo nananahan sa kanila. Babalik tayo sa ating talata sa Parable of the Good Samaritan. Babasahin natin ang 27. No? Sabi ni Jesus Christ, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At alam ninyo, sinasagot siya ng isang lawyer. Ating babasahin ang 27, ang sagot ng isang lawyer, ito po yung kanyang sagot. Sa pagsagot niya, sinasabi, ito yung iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. No? Napapansin ninyo? At bago muna tayo lilipat sa sinasabi ng ating Panginoon, ano ang sinasabi ng isang tagapagtanggol sa kautusan? Anong yung sinasabi ng lawyer nang tinatanong ni Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At ito yung kanyang sagot. Ang sagot niya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Pangalawa, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Now, saan niya kinukuha yung batas na yan? No? Maraming mga nagsasabi na ang batas sa Old Testament, Ten Commandments. Pagdating sa New Testament, binago na ni Kristo. At ang utos na pinapalit sa 10 utos, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Now, ngayon ating lilinawin ito.
Sapagkat hindi po si Jesus Christ ang nagsasabi nito. Ang nagsasabi nito ay ang isang lawyer, siyang tagapagtanggol, bihasa sa kautusan. No? Saan ba na kautusan sa Old Testament ang basihan ng pinagkukunan ng mambabatas na ito? Saan ba niya kinukuha? Kung mayroon kayong mga Biblia, bubuklatin po ninyo ang inyong mga aklat sa aklat ng Levitico. Ang pag-ibig sa kapwa, ang pag-ibig sa Diyos na ano, ng buong puso, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, sa Old Testament po yan, hindi po yun bagong utos. Marami pong nagsasabi, ang bagong utos na hindi na kailangan ang Ten Commandments, dito na po tayo sa bagong utos. Pag-ibig na lang sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pero siguro magugulat kayo ngayong hapon sapagkat sasabihin ko sa inyo, nang batas na ang iyong sinasabi, hindi po yun bago. Luma po yan. No? Kaya nga mapapansin ninyo nang tinanong ni Jesus Christ, ano ang nakasulat sa kautusan, nang tinanong niya yung lawyer, ano ang nababasa mo, pinipinpoint ng lawyer na ito ang Old Testament law. At saan po natin yan mababasa? Sa Deuteronomy 4, Deuteronomy 6, versikulo 5, mababasa po natin, ibigin mo ang Panginoon ng buong ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Saan po natin yan mababasa? Deuteronomy 6:5. Yun yung nakasulat sa Old Testament. Hindi po yun bago. Kapag mayroong magsasabi na bago po, pinalitan ang sampung utos at pag-ibig na lang sa Diyos, hindi po yun totoo. Kasi hindi po bago ang pag-ibig, ang utos pagtungkol sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pangalawa, saan po natin mababasa sa Old Testament na ang paibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili? Kung mayroon kayong mga Biblia, kayo na lang ang magbabasa. Mababasa po natin yan sa Levitico 19:18. No? Ibigin ninyo, sabi ng Panginoon, huwag kayong magtaniman, huwag kayong magagantihan bilang magkakapatid na Israelita. Kundi ibigin ninyo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Now, napapansin ninyo? At ito yung binabanggit ng isang lawyer. Sabi ni Jesus Christ, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? Pinipinpoint ng isang lawyer ang dalawang talata sa Old Testament. Deuteronomy 6:4 at Levitico 19:18. Kaya nga, pag mayroong magsasabi sa inyong mga ngaral, wala na yung sampung utos, dalawang utos na lang ang inuutos ni Kristo, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, hindi po yan bago. Pariho po yung mahalaga. At itong pag-ibig sa Diyos, ng buong puso, buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa, ay ito po yung summary ng Ten Commandments. Napapansin ba ninyo ang sampung utos ng Diyos? Dalawang tapyas na ba to? Kasi ang sampung utos, napapaloob po yan ang dalawang responsibilidad. Utos patungkol sa responsibilidad natin sa Diyos mula unang utos hanggang ika-apat na utos. Kung ating lalabagin yan, hindi po tayo magkakasala sa tao. Kundi magkakasala po tayo laban sa ating Diyos. Yan po ang pag-ibig sa Diyos ng buong pag-iisip, buong kaluluwa, at ng buong lakas. No? Dito tayo sa ikalawang utos, yung pag-ibig sa kapwa na gaya ng ating sarili, ay ito po yung pag-ibig sa kapwa-tao. Kasi dalawa pong relasyon na papaloob ang sampung utos ng Diyos. Ang ating vertical relationship, relasyon natin at sa Diyos, ito po'y vertical na relationship natin sa Panginoon. Apat na utos po yan. At ang horizontal relationship, ang pag-ibig sa kapwa, kaya nga yung igalang ang magulang, no? Ito yung utos ng Panginoon sa mga anak, sa paggalang sa magulang. Pangalawa, yung huwag kang papatay, no? Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, o huwag kang magbibintang, huwag kang mag-iimbot. Kung lalabagin po natin yan mula limang utos hanggang ikasampung utos, yan po magkakasala po tayo hindi laban sa Diyos kundi laban sa ating kapwa. No? Yan po ang summary ng Ten Commandments. Kaya nga ang Ten Commandments, bakit nakasulat sa dalawang tapyas na bato? Sapagkat ang dalawang utos na ito, dito na papaloob ang nilalaman ng Ten Commandments. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa lawyer, sabi niya, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito, mabubuhay ka.
No, sabi niya sa isang lawyer, no? Tama, tumpak ang sinasabi mo. Gawin mo ang sinasabi mo at mabubuhay ka. No, mapapansin ninyo, ang buhay na walang hanggan ay nasa pagtupad sa kautusan. Ang pananampalataya, hindi po yun absolute salvation. Partly lang po yan. Ang ating paglapit kay Kristo at patatawarin tayo, nililinis tayo ng ating Panginoon, no, sa pamamagitan ng ating bautismo at sa pamamagitan, kung ikaw ay bautismado na, at kung ikaw nagkakasala, magsisisi ka, lalapit ka sa Panginoon, lilinisin ka niya, kasi ang kautusan hindi makapaglilinis ng kasalanan. Siya lang ang nagpakilala sa kasalanan, katulad lang siya ng salamin. Pagtingin mo sa salamin, nakikita mo ang iyong karumihan. Pero hindi kayang linisin ng salamin ang iyong karumihan. Kasi ang Ten Commandments, that is standard of righteousness, standard of judgment, pero mayroong judge na mayroong na maghuhukom. At ang judge, siya may yung may kakayahang maglilinis. Kaya kapag makikita natin na nilabag natin ang kautusan, kasi sa Biblia, ang paglabag sa kautusan, kasalanan. Kung mayroong kautusan, at kung mayroong paglabag, at ang paglabag sa kautusan, yan po ay kasalanan. Kaya nga, bakit maraming makasalanan ngayon? Kasi lahat ng mga tao lumalabag sa kautusan. At kung paano mapapatawad ang ating kasalanan, lalapit tayo sa tagapagligtas natin, hindi sa kautusan. So sana ating naintindihan. Kaya, pero pagkatapos ni Kristo tayong lilinisin, anong sasabihin ni Kristo? Katulad ni Mary Magdalene. Si Mary Magdalene nagkakasala sa isang pangangalunya, no? Unak, no? Hinuli si Maria Magdalena. Sabi ng mga naghuli, ito yung babaeng ito, nahuli namin sa akto sa pangangalunya. Oh, at sa batas ni Moses, ay babatuhin siya hanggang mamatay. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Pinagtanggol ba niya si Mary? Hindi. Ang kanyang ginagawa, umupo siya. Hindi siya nagsasalita at sumulat sa buhangin. At nagpasimula siyang nagsabi, sino sa inyo ang nag-iisip na walang kasalanan ay unang bumato sa babae. Pabatungan niya ang babae eh. Ibig sabihin, ang kasalanan ay kasalanan. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, yung mga nag-akusa, sinulat ng Panginoon ang kanilang kasalanan sa buhangin. Sabi ni Jesus Christ, sino nag-iisip na walang kasalanan at nakakonvict po nila, nadadama nila ang kasalanan nila, sinulat ni Jesus Christ sa buhangin. No, sabi ni isa-isang nagsialisan yung mga gumagawa ng malaking kasalanan, unang umalis ang natitira, maliliit na lang ang kasalanan ang ginawa, nag-isip siyang bumato ay makasalanan din siya, umalis na lang siya. Pero nagsabi siya sa babae, babae, mayroon bang humatol sa iyo? Sabi ng ni Maria Magdalena, wala Panginoon. Sabi ni hindi din kita hahatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkakasala muli. At ito po yung kaligtasan. Pagkatapos tayo linisin ni Kristo, ang sasabihin ng ating Panginoon, humayo ka. Go and sin no more. No, ano po ang ibig sabihin? Ano po ang kahulugan niyan? Ang kahulugan niyan, kung dati lumalabag ka sa kasalanan at ito yung dahilan sa iyong pagkakasala, umalis ka ngayon at huwag ka nang lalabag pamuli sa kautusan. Sapagkat sa Biblia, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Sana ating naintindihan. Sabi ni Jesus Christ doon sa lawyer, no, sa tagapagtanggol ng kautusan, sabi niya, mabuti ang pagkasabi mo, matuwid ang pagkasagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. No? At mapapansin ninyo, sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma, kung inyong babasahin yung Roma, 13 hanggang 8 hanggang 10, paano ba tayo makakatupad sa kautusan? Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Gagamitin natin ang ibang mga referensya. Huwag kayong magkakautang ng ano paman sa kanino man, maliban na mangag-ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa nakakaganap na sa kautusan. No, ganun pala kahalaga. Kaya napapansin ninyo, kung susundin mo ang 10 utos tapos wala kang pag-ibig, wala po yung kabuluhan. Kasi ang spiritual meaning sa 10 utos, pag-ibig po yan. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung susundin mo ang kautusan by the letters of the law, pero wala kang pag-ibig, ay hindi mo yun matutupad ang kautusan. Kaya nga maraming mga taong nagsusubok sumunod sa kautusan,
pero hindi nila nakukuha ang prinsipyo sa pagsunod. Ang prinsipyo sa pagsunod, itong sinusulat ni Apostol Pablo. Sabi niya, huwag kayong magkakautang sa ano paman, sa kanino man, maliban na sa mangag-iibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa, nakakaganap na sa kautosan. Sapagkat ito, huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at mayroon pa mang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama at sa kanyang kapwa, ang pag-ibig nga siya ay katuparan ng kautusan. No? Sana malinaw. No? Kaya nga, ganun ang kahalagahan kasi itinuturo namin sa hapon pong ito ang kautusan kasi tinuro ni Jesus Christ ang kautusan nung mayroong nagtanong sa kanya kung anong gagawin nila upang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At nagagustuhan ko ang paksa na ito kasi gusto din naming ituturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong gagawin upang tayo o kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, wala po ditong shortcut na wala tayong gagawin na mga gawain. Mayroon po. At nagpasimula po yun sa ating puso. Oh, ang ating attitude na relasyon sa atin at sa Diyos at sa ating kapwa, mahalaga po yan. At ang kailangan manananahan sa atin ang pag-ibig sapagkat sinasabi ni Apostol Pablo, ang umiibig ay nakakatupad na sa kautusan. Na mapapansin ninyo, datapwat, ating babasahin ang 29, datapwat itong lawyer, gusto niyang, ibig niyang mag-aaring ganap sa kanyang sarili. Gusto niyang i-justify ang kanyang sarili. Gusto niyang ipapakita na siya ay matuwid. No? Kaya nga, nagsabi siya kay Jesus, sino ang aking kapwa? No? Mapapansin niya. Nagtanong siya kung ang buhay na walang hanggan, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, ay sabi ng isang lawyer, Panginoon, sino ang aking kapwa? No? Kung ito ang aking gagawin upang ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan, maganda po din yung kanyang layunin. No? Tinatanong niya sa Panginoon kung sino ang kanyang kapwa. At alam ninyo, sinagot siya ng Panginoon sa isang parabola. At dito po magpasimula ang ating tatalakayan ngayon patungkol sa parable of the Good Samaritan. Sumagot si Jesus na sinasabi, isang tao bumaba sa Jericho mula sa Jerusalem. Siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. At sa kanya sumamsam, at sa kanya humampas at nagsialis at siya'y iniwan na halos patay na. Na mapapansin ninyo, si Jesus Christ nagkwento po siya sa isang parabola. Para malaman ng isang lawyer kung sino ang kanyang kapwa, sabi ni Jesus Christ, mayroon pong isang tao naglalakbay, bumaba siya mula sa Jericho, mula sa Jerusalem. Sumagot si Jesus na sinasabi, isang tao bumaba sa Jericho mula sa Jerusalem. So, ibig sabihin, nang kagaling siya sa Jerusalem, bumaba siya sa Jericho. Nang bumaba siya, nagaling siya sa Jerusalem, bumaba siya patungong Jericho, siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. No? Hindi pa siya nakarating sa Jerusalem, bumagsak na siya, nahulog na siya sa kamay ng mga tulisan. At ito yung ginagawa ng mga tulisan sa kanya. Sinamsam ang lahat niyang pag-aari. Kung ayon mayroon siya, inalis mula sa kanya ang lahat niyang pag-aari. Mapapansin ninyo kung mayroon siyang asno, ay sinakyan na ng mga tulisan. Kung mayroon siyang damit, hinubaran na siya. No, mapapansin ninyo. At kung mayroon siyang pera na dala, lahat sinamsam na ng mga tulisan. No? At sa kanya'y sumamsam, hinampas at nagsialis at siya'y iniwan na halos patay na. So ibig sabihin, nabugbog at kunti na lang buhay na natitira. Sa ngayon sa talata, iniwan siya na halos patay na. No? Mamaya ipapaliwanag ko ito, tandaan ninyo kung paano pagkasabi ng talata, ipapaliwanag ko yan. At nagkataong bumaba sa daan niya ang isang saserdote. No? At napapansin ninyo, ang unang dumaan, saserdote. Isang lingkod ng Panginoon ng ngasiwa sa paglilingkod doon sa templo.
Isang saserdote bumaba doon at anong ginawa? Nakikita, dumaan siya kung saan ang tao nahulog sa kamay ng mga tulisan. At nang nakita siya, ay dumaan sa kabilang tabi. No? Na nakita niya yung halos patay na nahulog sa kamay ng mga tulisan yung tao na yon, dumaan siya sa kabilang tabi. No, mapapansin ninyo, bakit sa kabila? Kasi ang Biblia, mayroong tamang daan, pero lumihis siya sa kabilang daan. Ibig sabihin, ang daan na lalakaran niya kung saan niya tutulungan ang taong nangangailangan sa kanya, ay hindi siya dumaan sa tamang daan na kanyang lalakaran. Lumihis siya sa ibang daan. Mayroong mga dahilan ang mga ibang mga pastor na nagsisermon. Sabi niya, mayroon akong nakausap. Sabi niya, alam mo, Brother John, kung bakit siya hindi tinutulungan. Ang isa kasing saserdote, busy sa paglilingkod. No? Maari nga namang pwede. No? Busy sa paglilingkod, mayroon po siyang oras na kailangan makakaabot siya doon. Kung ikaw nga naman isang pastor, sa ganitong oras, mayroong kang ikakasal. No? At kailangan mong makakarating sa oras kung magbubuhat ka pa ng iyong susugatan ay hindi ka makakaabot doon sa iyong pinaruroonan. Sabi ko, may punto ka. Pero napapansin ninyo, ito kinikwento ng Panginoon sapagkat para sa Panginoon, ang buhay ay mahalaga higit sa lahat kung ano mayroon sa sanlibutang ito. At alam ninyo sa Biblia, ang isang buhay, napakahalaga po niyan. Kasi bawat isang buhay na kailangan nating iligtas ay binayaran niya ng ating Panginoon. At alam ba ninyo, kahit lang daw si Adan ang nagkakasala, hindi ang buong sanlibutan, mamatay pa rin ang ating Panginoon. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa tao na nagkakasala. Na mapapansin ninyo, bumaba siya sa, sabi niya, nang nakita siya, dumaan sa kabilang tabi. No? Sa 32, at gayon din paraan ng isang Levita. No? Ang isang Levita, katuwang po ito ng mga saserdote. Ang saserdote, Levites din po yun. No? Mapapansin ninyo, pero ang mga Levita, hindi natin alam yung kanilang office na kung ano ang katungkulan niya. Pero sinasabi lang siya na Levites, no? Nangangasiwa din ito sa templo. Kumakain din ito sa mga bagay na nasa templo. Sabi niya, gayon din ang paraan, ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon, nakita siya. Dumaan din sa kabilang tabi. No? Ang kabilang tabi, mayroon pong kahulugan yan. Alam ninyo, ang Panginoon, mayroon po siyang daan na palalakaran. At alam ninyo sa Biblia, ano ang daan ng Panginoon? Kautusan po yan na dapat nating gagawin at gagampanan sa ating buhay. At kapag hindi natin gagampanan ang kautusan, at alam ninyo ang nakasabi ng Biblia, dumaan siya sa ibang tabi. Na mapapansin ninyo, kapag hindi pala natin gagawin ang responsibilidad na ipapagawa ng Panginoon, we are walking in different side, going to different direction. Kaya nga mapapansin ninyo, ganun po ang kahulugan sa parabolang ito. Nang hindi nila tinutulungan, nagsabi ang Biblia, dumaan siya sa kabilang tabi. Hindi po yun daan ng Panginoon. Nang napapansin ninyo, at sa 33, no, ating babasahin ang 33, datapwat ang isang Samaritano na sa kanyang paglalakbay dumating sa kinaruroonan niya. Mapapansin ninyo, here comes another man, ay isang Samaritano, ay dumating siya sa kinaruroonan niya. At nang siya'y nakita niya, ano ang anyong napapansin? Siya'y nagdalang habag. No? Napapansin ninyo. Ibibigay ko sa inyo ang background sa pagitan ng mga Hudyo at sa mga Samaritano. Ang mga Israelita, kapag makita nila ang isang mga Samaritano, mayroon po silang tinatawag na racial discrimination. Dinidiscriminate po nila ang mga Samaritano sapagkat ang mga Samaritano ay ibang rasa.
hindi po sila Israelita, hindi po sila Hudyo. At ang tingin nila sa mga Samaritano, no, matindi ang pagtingin ng mga Hudyo sa Samaritano. Itihalintulad sila ng mga aso. Hindi karapat-dapat sa kaligtasan, walang pag-asa sa kaligtasan. Pero bakit kinikwento ni Jesus Christ nang nakataong nakatulong sa Hudyo, sa isang Israelita na nahulog sa kamay ng tulisan? Kasi ang nahulog sa kamay ng tulisan, hindi po yan Samaritano. Ang taong nahulog sa kamay ng tulisan ay isa pong Hudyo. Pero mayroong dalawang mga Hudyo na naglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon, parehong hindi tumulong sa kanya. No, mapapansin ninyo. Pero here comes another man, hindi Hudyo, no? Isang Samaritano na itinuturing nilang aso, no? Initinuturing nilang walang pag-asa sa kaligtasan. Pero nang dumating siya sa daan kung saan nabibiktima ang tao sa kamay ng mga tulisan, ano ang sinasabi ng talata? Nang siya'y nakita niya, ito yung sabi, ay nagdalang habag. Nagkakaroon po siya ng awa. Nahabag siya. Sabi, maaring sabihin niya, ang taong ito nag-iisip na ako'y marumi. At ito po yung katotohanan na sa kapag ang binabanggit ko na ito sa iba kong mga sermon, kapag ang isang Samaritano at isang Israelita magsalubong sila sa daan, alam niyo kung anong gagawin ng isang Israelita? Tinitingnan niya kung saan naruroon ang araw. Kung dito sa silangan ang araw, ang gagawin niya sa silangan siya dapat siya dadaan kapag magkasalubong sila. Kapag dito sa kanluran ang araw, ang gagawin niya sa kanluran siya dadaan. Bakit? Kasi ayaw niya na ang shadow, yung anino ng isang Samaritano makadikit sa kanyang katawan. At kung mangyayari ng anino ng isang Samaritano makakadikit sa kanyang katawan, itinuturing ng isang Israelita na siya'y narurumihan sa anino ng isang Samaritano. Pero napapansin ninyo sa parabolang ito, binaliktad ni Jesus Christ ang pangyayari. Isang Samaritano na daanan niya ang isang Hudyo, nung nakita niya ang Hudyo na nahulog sa kamay ng tulisan, siya po'y nagdadalang habag. At sa 34, lumapit sa kanya, tinalian ang kanyang mga sugat, binubuhusan ng langis at alak, at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop, dinala niya sa bahay tuluyan, at siya'y inalagaan. Now, napapansin ba ninyo yung ginawa ng ang parabolang ito? Nakita pa lang niya, siya po'y nagdalang habag. At ito'y itinuturo ng Panginoon sa lawyer na nagtatanong sa kanya. Kasi ang kanila pong paglilingkod ay ito ang kanilang mentalidad kung paano sila naglilingkod. No? Binaliktad ni Jesus Christ ang pangyayari na ang nakakatulong sa isang Israelita ay hindi kapwa niya Hudyo, hindi religious leader, kundi isang itinuturing na marumi, siya ang nakakatulong. At hindi lang siya nagdalang habag, lumapit sa kanya, tinalian ang kanyang mga sugat. Mamaya, ipapaliwanag ko, kasi dalawa po ang kahulugan dito sa parabolang ito. Ang Good Samaritan representing Jesus Christ, what He has done for us at Calvary, yan po ang paraan kung paano niya tinatalian ang ating mga sugat. No? At binubuhusan niya ng langis at alak. Ano ba ang kahulugan ng langis at alak? Abangan ninyo yan mamaya, ipapaliwanag ko yan. Sapagkat yan po ang ginawa ni Jesus Christ sa ating buhay. Nang nabasa ko ito, bakit hindi gamot? Bakit hindi antibiotic ang nilagay? Bakit langis at alak? Ano ba ang kahulugan? Mayroon pong magandang kahulugan yan. At ibabalikan ko yun mamaya, isang side sa The Gospel of Jesus Christ ang ipapaliwanag ko mamaya. Ha? At siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala niya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. Napapansin ba ninyo sa parabolang ito, saan ba niya dinala? Ay, maliban sa siya ang nakasakay sa hayop, ay bumaba po ang Samaritano at ang sugatan na ngayon ang nakasakay sa kanyang
ano, sasakyan. No, mapapansin ninyo, at saan siya dinala? Doon sa bahay panuluyan. No, ano ba ang bahay panuluyan, Brother John? Hindi po yan siya hospital. No? Hindi siya dinala doon sa hospital. Saan po dinala ni Jesus Christ ang taong sugatan? Doon po niya dinala sa bahay panuluyan. No? Sa innkeeper, sinasabi. No? Doon sa bahay kung saan tinatanggap ang mga manlalakbay. Siguro sa mga pangyayaring ito, walang hospital at walang iba siyang dadalhan. Doon dinala sa bahay panuluyan. So, siguro yan ang tunay na pangyayari. Pero, siya mismo ang nag-alaga. Doon siya inalagaan. At nang kinabukasan, dumampot siya ng 2 denaryo. Iyon sinasabi ng talata sa 35. Ibinigay sa katiwala ng bahay panuluyan at sinasabi, alagaan mo siya. At kung anong magugol mo ng higit sa aking ano, pagbabalik, babayaran kita. No? Sabi niya, kung magastos ka ng higit sa 2 denaryo, pagbabalik ko, babayaran kita. Mamaya, ipapaliwanag ko yan. No? At napapansin mo, binasa ko ang Matthew 25. Siguro kung mayroon kayong mga Biblia, no, sa ating recording ngayon, wala po tayong switch. Kaya wala si Serwin ngayon, ang kasama ko ngayon si Brother Ben. Wala po kayong mabasang talata. Imbitahan ko kayo na bubuklatin ninyo ang inyong Biblia. O, magpain yung babasahin ang Matthew 25:34 hanggang 41. Atin pong mababasa dyan ang sinong sasalubong sa Panginoon at maliligtas. Ng mga taong naglilingkod na maliligtas. Kung ating babasahin ang Matthew 25:34. Kung magkagayoy sasabihin ng hari na nanga sa kanyang kanan, magseparito kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian inihanda sa inyo buhat ng itinatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y taga-ibang bayan, inyo akong pinatuloy. Naging hubad, inyo akong pinaramtan. No? Ako'y nagkakasakit, inyo akong dinalaw. Ako'y nabibilanggo, ako'y ano, inyong pinaruroonan. Kung magkagayo sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka ba namin nakitang nagugutom? No? At pinakain ka namin? Kailan ka nakikita namin na nauuhaw? Pinainom ka namin? Kailan ka namin nakikitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka namin? Hubad at pinaramtan ka? Kailan ka namin nakikitang may sakit at aming ka ginagamot? No, nabibilanggo, dinalaw ka namin. No? Sumagot ang hari, sasabihin ko sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo isa sa aking maliliit na mga kapatid, ay ginagawa ninyo ito sa akin. No, napapansin ba ninyo? At ang talatang ito, this is pertaining ano, practical Christianity. Maraming mga nagre-relihiyon pero hindi namumuhay sa turo ng kanilang relihiyon. Namumuhay sila para sa kanilang sarili. Pero ang mga taong ito na ilalagay ng hari sa kanyang kanan, kasi kung inyong babasahin yung 25:31, darating ang Panginoon. At ang Panginoon katulad siya ng ano, nagmagbabantay ng tupa na ihiwalay niya ang kambing sa tupa. Yung tupa nasa kanan, yung kambing nasa kaliwa. Kaya sinabi niya doon sa mga tupa, magsiparite kayo kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian. Ngayon nga binabasa natin yun, sino ba yung tagapagmana ng kanyang kaharian? Yung ginawa ang practical Christianity. Napapansin man ninyo, ginamit ni Jesus Christ ang ano, saserdote, dumaan siya sa daan kung saan nahulog ang tao sa kamay ng tulisan, tinulungan ba niya? No? Kung itinuturing niya itong tao na nahulog sa kamay ng tulisan, tinulungan ba niya? No, hindi. Dumaan siya sa kabilang tabi, no? Sa kabilang daan. No? Ganon din ang isang Levita. Kasi sa parabola ng Good Samaritan, kahit pa ikaw ay mayroong relihiyon, kahit pa mataas ang iyong katungkulan, hindi po yan ang pinaka-issue sa kaligtasan.
Ang pinaka-isyo sa kaligtasan, kung nakita mo ang nangangailangan na hindi mo palalampasan, tutulungan mo talaga siya. Kung nakita mo nang nangangailangan ng tulong ay hindi mo na kailangan. Sabi ni Jesus Christ, kung mayroong taong nanghihiram, tapos mayroon ka, huwag mo na siyang pabalikin bukas at bukas mo na siya pahihiramin. Kung mayroong mga taong nangangailangan, tapos mayroon ka namang iaabot, o kahit hindi sa kailangan na kailangan niya, yung pangtustos niya sa kanyang kailangan ngayon, nag-expect ang Panginoon na gagawin mo. Alam niyo, kaming mga Seventh-day Adventists, nangingilin kami ng Sabat. At sa aming pangingilin ng Sabat, sinusunod namin ang paraan ni Jesus Christ paano siya nangingilin ng Sabat. No, paano ba nangingilin si Jesus Christ ng Sabat? Kapag mayroon siyang nakikitang may sakit, pinapagaling niya. No? Ganon din ang ginagawa namin. Kaya mapapansin ninyo, maraming mga tao naninira sa religion namin. Kaming mga Seventh-day Adventists, sinunod namin ang Old Testament na kautusan. No? Para sa amin, ang Biblia, hindi po yun nagkakontra old and new. Pinag-aralan namin ang Biblia, Old at saka New Testament na nagharmonya. Mayroong kautusan na dapat naming susundin, susundin namin. At kung ating pag-aralan ang batas patungkol sa Sabat, mahalaga po yung kautusan. Kasi si Jesus Christ, pinapangilin po niya ang Sabat. Kung paano si Jesus, ang paraan ni Jesus Christ sa pangingilin sa Sabat, ganun din ang aming paraan. Kapag may nakita kaming nagkakasakit sa araw ng Sabat, isang may sakit, tapos kailangan naming dadalhin sa hospital, no? Kahit kami pupunta na sa, ano, kahit kami mayroong katungkulan sa simbahan, kapag makikita namin ang tao, kapitbahay namin na kailangan dadalhin sa hospital, ipupuspon namin ang gawain namin sa simbahan, ihatid namin sa hospital ang nangangailangan ng tulong. Sapagkat ang turo ng Biblia, mahalaga ang pagligtas ng buhay. Kung mayroong mahalagang gawain sa araw ng Sabat, ay ang pagligtas ng buhay. Ililigtas mo ang buhay ng iyong kapatid. Katulad sa ginagawa ni Jesus Christ. At napapansin ba ninyo, ilan bang milagro ang ginagawa ni Jesus Christ? Napakarami. At tatanungin ko kayo, anong araw si Jesus Christ nagpapagaling ng mga may sakit? Karamihan sa araw ng kanyang pinapagaling, pinapagaling po niya ang may sakit sa araw ng Sabat. Kasi mula pa sa pasimula, nang hindi pa pumasok ang kasalanan, binasbasan niya ang araw ng Sabat. At nakikita ko sa pag-aaral ko sa Biblia na ang pagbabasbas ng Panginoon mula pa sa pasimula hanggang sa kapanahunan ni Jesus Christ, patuloy pa rin siyang nagbabasbas sa mga taong may sakit at pinapagaling, dahil ang kanyang pagpapagaling ay paraan ng kanyang pagbasbas. Ha? Kaya napapansin ninyo, ang aming mga hospital ay bukas. May mga doktor kami on duty, may mga nurses kami on duty. Kasi hindi pwede na sarado ang aming hospital sa araw ng Sabat. Kasi para sa amin, mahalaga ang pagligtas ng buhay. Na? Kaya nga, di mapapansin ninyo, ganyan po kahalaga. Pero doon tayo sa mga hindi maliligtas. Basahin natin ang 41 to 43. Kung magkagayo, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung mga kambing, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel, sapagkat ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinainom. Ako'y nagiging taga-ibang bayan, hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad, hindi ako ninyo pinaramtan. May sakit o nasa bilangguan, hindi ninyo ako dinadalaw. Sa 44, kung magkagayoy sila na may magsisisagot na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, nauuhaw, taga-ibang bayan, hubad, may sakit, sa nasa bilangguan, hindi ka namin pinaglingkuran? No? Sa 45, kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya, nasasabihin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito, hindi ninyo ginagawa sa akin. No? Napapansin ba ninyo ang ating relasyon sa ating kapwa at relasyon natin sa Diyos? Hindi po pwede, sabi na ni Apostol Juan, ang sino mang nagsasabi, mahal ko siya, mahal ko ang Diyos,
at siya'y napupuot sa kanyang kapwa, siya po'y sinungaling. No? Maari kaya nating mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita, tapos yung ating kapwa, kapupuutan natin, sinungaling talaga. No? At yung magsasabing, mahal ko ang Diyos, pero hindi marunong tumutulong sa mga nangangailangan. At alam, napapansin ko sa mga taong hindi maliligtas pagdating ng Panginoon. No? Mapapansin ninyo, hindi sinasabi ng Panginoon, magsiparito ka dahil nangingilin ka ng Sabat, dahil sinunod mo ang kautusan. Pero binabanggit ni Jesus Christ ang pagiging practical Christianity. No? At kung ano ang tinuturo ng Panginoon, ay pagmamahal ito sa iyong kapwa at pagmamahal sa Diyos. Alam niyo ang Biblia, ang nilalaman ng buong Biblia, ay kung mayroong turo ang Diyos na nakasulat dito, ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung isummarize lang natin ang nakasulat sa Biblia, patungkol lang sa pag-ibig. At kung mayroong pag-ibig tayo sa ating buhay, ay karapat-dapat na tayong makapasok sa buhay na walang hanggan. Sino ba yung nasa kanan ng mga tupa na pinapapasok ng Panginoon sa kanyang kaharian? Diba? Yung mga tao na mayroong pag-ibig sa kanilang Diyos at sa kanilang kapwa. Ganyan kahalaga. Kaya nga hindi po pwede na alisin natin ang Ten Commandments, sasabihin mong pag-ibig na lang sa Diyos, wala na yung sampung utos. Hindi po yun totoo. Kasi ang sampung utos nag-i-exist before the entrance of sin. No? Even after the death of Christ at throughout eternity, ang prinsipyo ng Ten Commandments hindi pa rin mawawala, sapagkat ang Ten Commandments, ito po'y pundasyon ng kanyang kaharian. At ang mga, sabi niya dito sa 46, sabi niya sa 45, kung hindi ninyo ito ginagawa sa pinakamaliit ng mga kapatid, kung ito, hindi ninyo ito ginagawa sa akin. No? At ang mga ito'y no, nangagparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid sa walang hanggang buhay. No, ganun po ang destiny ng lahat ng mga taong maliligtas at hindi. No, kaya nga sabi na ni Jesus Christ doon sa lawyer, gawin mo ito, mabubuhay ka. No, sabi ni Jesus Christ doon sa lawyer sa 36. Sino sa tatlong ito ang akala mo na nagpakilalang kapwa tao sa nahulog? Sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan. Pero anong sabi niya sa 37? Sinabi niya, ang mga nagkakawang gawa sa kanya. Hindi nga niya binanggit ang Samaritan, ano? Kasi pagbabanggitin pa niya yung Samaritano, parang, ano, ayaw niyang kasalanan ang pagbabanggit sa isang Samaritano na yung Samaritano ang nakakatulong. Hindi pala ang Hudyo. Kaya nga sabi niya, ang nagkawang gawa sa kanya. At sinasabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gawin din, no? Gawin mo din ang mga gawang ginawa niya at mabubuhay ka. No? Napapansin ninyo, ganun kasimple ang ginagawa ng Panginoon. No, ngayon, isang bahagi at isang sabi ko sa kanya, sa inyo kanina, gusto kong babalikan ang isang, kasi sa ating pag-aaral, dalawa pong anggulo ang ating pag-aralan sa parabola ng Good Samaritan. No, napapansin ninyo, sa parabola ng Good Samaritan ay gusto kong ipapaliwanag dito yung isang Samaritano. Di ba? Ang isang taong naglalakbay mula Jericho, mula Jerusalem, lumusong po siya sa Jericho. Paano ba yung sinasabi ng talata? Nalilimutan ko. No, sumagot si Jesus, isang tao bumaba sa Jericho mula sa Jerusalem. So, ang tao, mula siya sa Jerusalem, bumaba siya sa Jericho. At yung taong naglalakbay na mula sa Jerusalem papuntang Jericho, atin ang naano kanina, nahulog siya sa kamay ng mga tulisan. At atin ang napag-aralan, nang unang dumaan ay isang saserdote. Nung nakita niya ang tao, lumihis siya sa kabilang tabing daan. Patuloy. No? Mapapansin ninyo. Pangalawang dumaan, isang Levita. Ay nang nakita niya ang tao, dumaan din sa kabilang tabi at nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay. No, ating pinapaliwanag, busy sila sa kanilang office na ginagampanan. At ito po yung danger, mga kapatid, na sa buhay na ito, mayroong nakaabang na mga pagpapala. Pagpapala ang pagtulong natin sa ating kapwa. Ang pagtulong natin sa mga nangangailangan, ito po yung ating pag-iipo ng ating kayamanan sa langit.
Kaya nga sabi ni Jesus Christ, mag-ipon kayo ng kayamanan na hindi masisira ng ano, kalawang. Mag-iipon kayo ng kahari, kayamanan sa langit na hindi manakaw. Ang ating kayamanan, magkakaroon ng kalawang at mananakaw. Pero sabi ni Jesus Christ, ang pagtulong natin sa ating kapwa, gagantihan po tayo ng Panginoon. At alam ninyo, kung mayroon kayong kapitbahay na mga walang asawa, o mga bata na walang ama, at kayo'y magiging ama nila, tinutulungan ninyo. Sabi sa Proverbs, ang Panginoon ang gaganti sa inyo. Babayaran kayo ng Panginoon. Ito po yung paraan ng ating paglilingkod sa Panginoon. At kung hindi po natin yan palalampasin, makakaipon po tayo ng kayamanan sa langit. No, napapansin ninyo, sa ikatlo, sa 33, datapwat isang Samaritano ay naglalakbay dumating sa kinaruroonan niya. At nang nakita niya, siya po'y nagdalawang habag. Binabanggit ko na kanina, sino po ang sinisimbuluhan ng Samaritano? Ang Samaritanong ginagamit ni Jesus Christ, alam ninyo kung anong nagagustuhan ko sa parabola ni Jesus Christ. Ang parabola ni Jesus Christ, alam ninyo yung parable of the Good Samaritan. It is pertaining the gospel of Jesus Christ. At alam ninyo ang kahulugan niyan, nang kinikwento niya ang Good Samaritan, sino po ang tinutukoy niya na naglilingkod sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan? Alam ninyo, nang pinag-aralan ko yung sulat ni Ellen G. White sa Christ Object Lesson na aklat, imbitahan ko kayong inyong i-download ang aklat na yan. Kung paano ko na ipapaliwanag sa inyo ang parabola ni Jesus Christ, kasi mayroon pong sulat si Ellen G. White na tinatawag na Christ Object Lesson na aklat. At alam ninyo, yung aklat ni Ellen G. White niyan, puro lang yan parabola. At marami akong natutunan sa parabola, sa Biblia, nang binasa ko sa sulat ni Ellen G. White, lumalim ang aking pagkaunawa. Bakit lumalim ang aking pagkaunawa? Nang binabasa ko itong parabola sa Good Samaritan, doon ko naintindihan na ang parabola palang tinutukoy ni Jesus Christ, tinutukoy pala niya ang kanyang sarili, ang kanyang paglilingkod sa mga tao upang ang tao maliligtas. Na mapapansin ninyo, sinasabi ko sa inyo na alam ninyo itong parabola sa Good Samaritan, tinuturo ni Jesus ang kanyang sarili kung ano ang kanyang ginagawa o gagawin para ang tao maliligtas. No, napapansin ninyo, nang nakita niya ang taong nahulog sa kamay ng mga tulisan, siya po'y nagdadalang habag. At alam ninyo, ito po ang ginawa ng ating Panginoon. Nung siya po'y nakatingin sa mga taong nahulog sa kamay ng tulisan. Sino po ang tulisan? Alam ninyo, ang tulisan sa parabolang ito, si Satan. Nang ginawa ng Panginoon ng ating planeta, gibinigay niya ito kay Adan. Sabi niya, ang planetang ito hindi ginawa niya para pamamahalaan ng Diyos. Ang planetang ito ginawa ng Diyos at ibinigay niya sa tao upang pamamahalaan ng tao. Binigyan niya ang tao ng responsibilidad na magiging responsible sa pamangangasiwa at pangangalaga ng ating planeta. No? Kaya nga sabi niya sa pasimula, lalangin natin ang tao sa ating larawan. At bibigyan natin sila ng karapatang mamahala sa ibon, sa hayop at isda, no? Mapapansin ninyo. At sila binigay ng Panginoon ang scepter of power. Sila ang mga ngasiwa. At alam ninyo, isa lang ang palatandaan na hindi sila ang tunay nagmamay-ari. Sila ay katiwala lang. Ang batas na inilagay ng Panginoon sa kalagitnaan. At alam ninyo, ang buhay na walang hanggan na magsusustain kay Adan at kay Eva doon sa Garden ng Eden ay ang kahoy ng buhay inilagay din sa kalagitnaan. Dalawang batas ang nasa kalagitnaan ng Eden. Ang isa, kahoy ng buhay na kung kakainin nila hindi sila mamamatay. Sapagkat ang eternal life ng mga tao sa panahon ni Adan ay external. Kapag kakain sila sa kahoy ng buhay, hindi sila mamamatay. Magpakailan man yan, pero mayroon ding isang punong kahoy doon na nasa kalagitnaan din, bawal. Kapag kakainin nila ang pinagbabawal ng Panginoon, ay mamamatay sila. Ang batas ng Diyos sa Biblia, dalawa pong indication yan. Ang lahat na batas ng Diyos, dalawa po ang kahulugan. Ang isa,
dapat mong kakainin at gagawin. Ang isa, dapat mong iwasan at hindi mo gagawin. Kaya nga ang sampung utos, maraming huwag, huwag, huwag. Kasi mayroong mga bagay na hindi mo dapat gagawin. Kasi pag gagawin mo, magkakasala ka. Mayroon namang isa na dapat mong gagawin. Kaya nga, ano yun? Yung Sabat. Remember the Sabbath day. Alalahanin mo. Dapat mong gagawin, alalahanin mo ang Sabat. No? Kaya nga, ang mga Seventh-day Adventists, kahit kami lang ang nag-iisang religion sa buong mundo na nangingilin ng Sabat. Pero maliban sa amin, mayroon pa. Pero sa Pilipinas, popular, kilala ang Seventh-day Adventist na nangingilin ng Sabat. Lahat ng religion, linggo. Pero kahit siya ay nag-iisang religion, doon po ako sumali dahil ang turo at aral na kasulat sa Biblia. No? Kahit ano karami ang religion na nangingilin ng Linggo, kung hindi naman nakasulat sa Biblia, mapapahamak po kayo dyan. Kaya nga mapapansin ninyo, ganun po ang nangyayari. Nang ipinagkatiwala niya sa tao, ang tao po ang nagmamayari sa planetang ito. Pero habang pinangasiwaan, pinamamahalaan ng tao, dumating sa kinaruroonan ng taong naglalakbay sa planetang ito, ang kanilang karanasan sa paglalakbay ay siya po'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Sino po ang tulisan sa parabulang ito? Na siya po'y hinubaran, binugbog at halos iniwan at iniwan na halos patay na. At ito po, alam ninyo, yung taong nahulog sa kamay ng mga tulisan ay ang ating magulang na si Adan. Tinulis, inagawan siya sa kanyang, alam ninyo, nung nahulog si Eva, no, nang tinukso siya ng ahas at siya po'y nagkakasala, ganun din ang kanyang asawa nagkakasala. Ito po yung ano, nahulog siya sa kamay ng tulisan, hinubaran, sinamsam ang lahat niyang pag-aari. Hindi na pag-aari sa tao kundi kay Satanas na. Mayroong napabansin ba ninyo sa New Testament, sinabi ni Jesus Christ, sino na ang prinsipe sa sanlibutang ito? Hindi na si Adan. Ang prinsipe sa sanlibutang ito, si Satanas na. Bakit? Kailan ba siya nagiging prinsipe sa sanlibutang ito? No? Nang naagaw niya ang scepter of power. No? Nang nagnahulog sa kasalanan, nang tinukso niya ang tao, nahulog sa kasalanan. Hinubaran niya ang tao sa lahat niyang pag-aari. Siya na ngayon ang may hawak sa pag-aari ng tao. Siya na ngayon ang nagmamayari ng ating planeta. At ito yung nakasulat sa talata, iniwan siya na halos patay na. No? Alam ninyo, kung hindi dumating ang Good Samaritan sa parabulang ito, sa palagay kaya ninyo, mabuhay kaya ang taong nahulog sa kamay ng tulisan? Yes. At ito din ang nangyayari sa ating planeta. Kung hindi dumating si Jesus Christ sa ating planeta, do you think ang tao mayroon pang pag-asa sa buhay na walang hanggan? No? Ang tao kaya mayroon pang pag-asa na mabuhay at maibalik niya ang dati niyang kalagayan? Wala. Kaya nga iyan po ang nangyayari. Nang kinikwento ni Jesus Christ ang Good Samaritan, ikinikwento niya ang ating kalagayan at kung ano ang gagawin niya sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan. At ito po yung tunay nating karanasan na nangyayari sa atin. At lumapit sa kanya. No, ano pa pansin ninyo? Una, ang ginagawa ng Good Samaritan, siya po'y nagdadalang habag. No, tandaan ninyo, tayo po yung nahulog sa kamay ng mga tulisan. No, ang sansinukob, ang whole humanity, ay nahulog tayo sa kamay ng mga tulisan, sa kamay ng tulisan, at iniwan tayo na halos patay na. At ang anong ginawa ng Good Samaritan sa 34, at lumapit sa kanya, tinalian ang kanyang mga sugat. At gusto ko yung talatang ito. Alam ninyo, paano ba tinalian ni Jesus Christ ang ating mga sugat? Paano ba pinapagaling ni Jesus Christ ang ating mga sugat? Nung siya po'y namatay doon sa cross, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, nagsisigaling tayo. Yan po ang sinasabi sa Isaiah 53. Alam niyo yung Isaiah 53, pagbabasahin ninyo, yan po ang talata ng Biblia paano pinagaling ni Jesus Christ ang ating mga sugat. No? Nung tayo po'y nahulog sa kamay ng mga tulisan,
nahulog tayo sa kamay ng tulisan, tayo po'y sugatan, no, hinubaran. Ang ating proper, ang ating hawak na pag-aari, wala na. Ang dati si Adan ang may hawak, hindi na si Adan ang may hawak. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Tayo'y mamatay sa ating kasalanan, pero anong ginawa ni Jesus Christ? Siya po ang bumaba sa planetang ito, binayaran ang ating kasalanan. Kaya napapansin ninyo, tinalian ang kanyang mga sugat. Nung namatay si Jesus Christ doon sa Kalbaryo, sa cross, ito po ang paraan na ginagawa ni Jesus Christ paano niya tinatalian ang mga sugat ng mga taong makasalanan. No? Alam niyo kapag ang ikaw na nanonood ngayon, nadadama mo na ikaw ay isang makasalanan at gusto mong malilinis, mapapatawad ng Diyos ang iyong kasalanan, lalapit ka sa Panginoong Hesus at mananampalataya ka sa kanyang ginawa sa Kalbaryo, sa cross. Gagaling ang iyong kalagayan. No, mapapansin ninyo. At pangalawang ginawa ng Good Samaritan, binuhusan ng langis. Alam niyo, gusto kong talatang ito. Ano ang sinisimbuluhan ng langis? Alam niyo yung ang pagbuhos sa langis, this is a symbol of anointing. No? Ang pagbuhos ng langis, ito po ay isang anointing na paraan. No, paano ba ang pagbubuhos ng langis? Hindi lang niya pinagaling ang ating sugat, kundi binuhusan niya ng langis. Ano bang ibig sabihin? Na ang taong makasalanan na pinatawad niya, no? Pagkatapos niyang patatawarin, ibibigay niya ang nilagyan niya ng langis. Ano bang simbolo sa langis? Simbolo po 'yun ng Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit. May mga taong nag-iisip, paano ba ako magkakaroon ng Holy Spirit? Paano ba ako gagabayan ng Holy Spirit? Simple lang. Kapag ikaw na makasalanan, lalapit sa ating Panginoon, humingi ng tawad, hindi sapat na ikaw ay patatawarin niya. Ipagkaloob niya sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya nga, nang pinag-aralan ko ang parabolang ito, tinitingnan ko, biblical ba na scientific method ba na kapag mayroong sakit, kapag nasusugatan ka, buhusan mo ng langis, gagaling dahil sa langis? Pero napapansin ko ng mga manggagamot, ang doktor hindi ka gumagamit ng langis eh. Diba? Pupunta ka sa hospital kung ang iyong sugat lalagyan niya ng langis. Anong ilalagay? Alcohol, betadine. Pero bakit sa parabolang ito, langis ang ginagamit? Kasi ang alcohol at betadine walang meaning. Ang parabola, ito po'y isang kwento, no, ng Panginoong Hesus na naglalaman ng makalangit na kahulugan. Tandaan ninyo, ang parabola ay isang kwento na naglalaman ng makalangit na kahulugan. Kaya therefore, ginagamit ng Panginoon ang langis sapagkat ang langis mayroong simbolo. At ang simbolo ng langis, this is the symbol of anointing of the Holy Spirit. Hindi lang sapat na tinatalian niya ang ating mga sugat, binuhusan niya ng langis. Alam niyo, nung ako'y nagpabaptize sa Seventh-day Adventist, na nakikwento ko na sa aking mga testimony, first time kong sumisimba sa simbahan ng Seventh-day Adventist, nabinyagan ka agad ako. Pero nadadama ko ang anointing ng Panginoon, ng Holy Spirit. Nadadama ko ang kanyang tinig na siya po'y nagsasabi, sasama ka sa kanila. Nang pinakinggan ko yung tinig, nadadama ko yung anointing ng Panginoon. Mula noon, ginagabayan ako ng kanyang banal na Espiritu. Ganun po ang gagawin niya sa isang makasalanan na tatawagin niya. Hindi sapat na babayaran niya ang ating kasalanan, tatalian ang ating sugat. Ibibigay pa niya, bubuhusan kanya ng langis. And that is the symbol of His Spirit na mananahan sa iyo, gagabay sa iyo, magtuturo sa iyo. At ito po yung nagiging resulta ng aking buhay. Tinuturuan ako ng banal na Espiritu at ako naman ang nagtuturo sa inyo ngayon sa pamamagitan ng YouTube. Na mapapansin ninyo, at hindi lang langis ang kanyang inilalagay. No? Binuhusan ng langis at alak. No? At alam ninyo, ang alak pwedeng ilalagay sa sugat
Kasi ano bang nilalaman ng alak? Alcohol. No? Pwede ba mayroon pang scientific, ano yan, suportado ng scientific study na pwedeng ilalagay sa sugat ang alak. Pero hindi nangangahulugan na ang alak walang kahulugan. Mayroon po. Napapansin ba ninyo ang ginawa ng Panginoon sa kasal sa Kana? Mababasa po natin yan sa Juan. Kung hindi ako nagkakamali, Juan 4 o Juan 5. May nagkakaroon ng kasal sa Kana. At ang nangangasiwa doon sa ano? Ang nangangasiwa doon sa kainan ay ang kanyang ina na si Maria. Siya po in charge doon sa lahat ng ano hinahanda sa kasalan. At nang tiningnan ni Mary, maraming pagkain pero nang alam niyo napansin ni Mary na wala na ay alak. No, at ang alak sabi ng marami, pwede pala tayo iinom ng alak kasi sa kasal sa Kana, invited sila ni Mary at ni Jesus, uminom po sila ng alak. Pero ang alak, mayroon pong pagkakaiba ang alak noon at alak ngayon. Pag magbabanggit ng alak noon, ay ano po yun? Ang alak nila noon galing talaga sa prisko, mula sa ano, sariwang ubas at pipigain po yun nila yung sariwang ubas. Yan po ang ginagawa nilang alak. Iinumin po nila kaagad yun. Mayroon pong pagkakaiba ang alak ngayon sa alak noon. Kasi ang alak ngayon nakakalasing. No, napapansin ba ninyo? At mapapansin ba ninyo sa mga umiinom ng alak dun sa kasal ng Kana, wala pong nakatala na sila'y nalalasing. Kasi ang alak ngayon, fermented na siya, samantalang ang alak noon, hindi fermented. Kaya mapapansin ninyo, nang naubusan ng alak, sabi ni Mary sa Panginoon, sabi niya, ay nauubusan ang alak, ang kasalan. Alam mo na ang gagawin mo. Pero anong sabi ni Jesus kay Mary, ng kanyang ina? Sabi niya, babae, hindi pa ang panahon ko. Hindi pa panahon na mag-umpisa ako sa aking ministry. Alam ni Mary na mayroong gawain na gagampanan ang kanyang anak. Alam niya na mayroong ministry na gagawin siya. At gusto ni Mary na kung mayroong ministry na gagawin si Jesus Christ, it ngayon na. Huwag na niyang pagbukasin. Kasi kailangan ng kasalan ang alak sapagkat nauubos na, running out na ang alak. Kaya sabi ni Jesus Christ, babae, hindi pa panahon ko. Nagkakasundo silang dalawa. Pero tiningnan siya ni Mary at si Jesus ay masunurin na anak. Lumingon siya sa kanyang mga alagad. Sabi niya, lalagyan ninyo ng tubig ang mga timba. Yung mga patterns na mga lagayan ng alak, lalagyan ninyo ng tubig, punuin ninyo lahat. At nang napuno na lahat, sabi ng mga alagad, Panginoon, puno na. Sabi niya, idadalhin ninyo doon sa kasalan ng sa mga bisita. Dadalhin ninyo. At nagugulat ang may-ari ng kasalan sapagkat nakikita nila, no, nadadama nila na, sabi nila, di ba sa kultura kasi nila noon, ang pinakamasarap na alak ay unang iinumin. At kung may alak na inumin na panghuli, yung hindi masarap. No? Yun yung kultura nila. Pero nagugulat ang panauhin ng kasalan, nagugulat sila. Sabi nila, hindi ba sa kultura natin ang masarap na alak dapat pinakauna? Pero bakit ang masarap na alak nagiging pinakahuli? Sabi nila, paano nangyayari na hanggang ngayon mayroon pang mga masasarap na alak? At nalaman ng kanyang mga alagad ang ginawa ng ating Panginoon. Tatanungin ko ngayong hapon, ang paggawa ni Jesus ng alak sa kasal sa Kana ay ito po ang ano ang pinakaunang milagro? Tatanungin ko kayo ngayon. Ano ba ang pinakaunang milagro na ginagawa ng ating Panginoon? Kung mayroon pong unang milagro na ginagawa ang ating Panginoon, ano po ang ipinakauna? At alam ninyo, pinag-aralan ko ang Biblia kung ano ang first miracles na ginagawa ni Jesus Christ. Ang unang milagro na ginagawa niya
sangayon sa Biblia, ay ang tubig na ginawa niyang alak. That is the first miracle na ginagawa ni Jesus Christ. At nang pinag-aralan ko din ang New Testament, Old Testament, ang unang salot na binubuhos ng Panginoon doon sa Ehipto ay ang tubig ginawa niyang dugo. Yeah? Mayroon pong ano yon? Mayroon pong relasyon yan na ang tubig ginawa niyang dugo. Ngunit sa New Testament, ang tubig ginawa niyang alak. Alam bang ano bang simbolo sa tubig sa Biblia? Ang tubig sa Biblia, nagsimbolo po yun ng mga tao. No? People, kindred, tank, and people. Yun po ang simbolo niyan. Saan po natin yan mababasa? Revelation 17, verse 15. Pero napapansin ninyo, nung pinarusahan ng Panginoon ang Ehipto, ang tubig, ginawa niyang dugo. Yun yung parusa binigay niya sa mga Egyptian na matigas ang ulo na hindi pinapalaya ang Israel. Pero napapansin ko sa New Testament, ang tubig sa kasal sa Kana, ginawa niyang alak. No? Kung si ang tubig nagsimbolo sa mga tao, ano naman ang simbolo sa alak? Ang alak, nagsimbolo po ito ng isang valuable thing. No? Valuable na mga bagay. Isang mahalagang bagay. At ang alak sa kapanahunan ni Jesus Christ ay mahal, napakamahal po ang alak, lalo pat first class na alak. Masarap na alak. Mahalagang bagay. Kung ating pag-aralan sa parabolang ito, mula sa nang ang tao na wala ng kasaysayan, na wala ng halaga, ay binuhusan po niya ito ng langis at alak. No? Binabago po niya ang kanyang kalagayan. At alam niyo kung ating babasahin yung sulat niya sa 1 John. No? Sabi niya sa 1 John 1:9, kung ipahayag natin ang ating kasalanan, kung ikukumpisal natin ang ating kasalanan sa kanya, tapat at banal siya na tayo'y patatawarin at lilinisin ng ating kalikuan. Sa parabolang ito, ito po ang ginagawa ng ating Panginoon. Hindi lang niya tayo pinatawad, nililinis pa tayo, binigyan ng banal na Espiritu at nililinis ang lahat nating kalikuan. At dati, isang taong walang kabuluhan, isang nagsimbolo ng tubig, ngayon nagsimbolo ka na ng alak. Dati tao ka na makasalanan, ngayon anak ka na ng Diyos. Huh? Dati ikaw ay walang halaga, ngayon tinitingnan ka na ng langit na mahalaga. At ito po ang ginawa ng Good Samaritan. Saan ba tayo nagiging mahalaga sa paningin ng Diyos? Nang dumating sa planetang ito ang Good Samaritan. And Good Samaritan is the symbol of Jesus Christ in the Bible. Siya po ang Good Samaritan na dumating, tinulungan ang taong nahulog sa kamay ni Satanas. Ito po ang ginawa ng ating Panginoon. At nagpapasalamat tayo sa Good Samaritan. Kasaysayan sa Good Samaritan. Alam niyo kung hindi dumating si Jesus Christ sa buhay natin, wala po tayong kabuluhan. At ito yung sasabihin ko sa inyo, na ang mga taong tinakwil at hindi tinanggap si Jesus Christ, mamamatay po sila sa kamay ng mga tulisan. Ang kanilang sugat ay hindi gagaling. No? Ang kanilang sugat ay walang kagalingan. At ito po'y magdadala sa kanila sa kamatayan. Pero good news, ngayong hapon ating napag-aralan ang parable of the Good Samaritan. At ano pang ginawa ng Good Samaritan? Siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop. No? Ganun po ang ginagawa ng ating Panginoon. Ang kanya, ang ating buhay, isinakay sa kanyang sariling buhay. Nagiging tao po siya para mabayaran niya ang ating kasalanan. Alam niyo, ito yung pinaka masakit na ginagawa ng ating Panginoon. Siya po ay nakaupo sa trono ng langit.
pinaglingkuran po siya ng maraming mga anghel. Anong sasabihin niya? Nirerespeto siya, pinaglingkuran siya. At anong sasabihin niya sa libu-libo niyang mga anghel? Naghintay kung ano ang sasabihin, ay handa silang maglilingkod. Pero alam ninyo, kung ating babasahin ang Pilipos 2, no? Ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyo siyang alipin, nakitulad sa mga tao. Hindi lang siya nakitulad, nagpakababa siya, nagiging katulad sa alipin at binayaran ang kasalanan hanggang sa kamatayan sa cross. Napapansin ba ninyo yung ginagawa ni Jesus Christ? Siya sana yung sasakay, di ba? Nakasakay siya sa sariling asno, pero ang ginawa niya, bumaba siya. Tayo ang pinasakay niya. Siya ang nagpakababa. No, napapansin ninyo? At ito yung quotation na aking nababasa, the Son of Man was become the Son of God was become the Son of Man so that the Son of Man will become Son of God. Ito po yung ginagawa ng ating Panginoon. Siya po'y nakasakay sa kanyang asno, bumaba. Tayo ngayon ang pinasakay. Tayo dapat ang mamatay, siya ang namatay. Ito yung ginawa ng ating Panginoon. No? At isinakay sa kanyang sariling hayop. No? Nagbata siya sa ating kasalanan. Dinala siya at dinala ang tao na kanyang niligtas doon sa bahay tuluyan. No? Ating pag-aralan ngayong hapon, ano ba ang simbolo sa bahay panuluyan? No, yung inn na ano, dinala niya doon sa isang innkeeper at siya ay inalagaan. Buong gabi, sinamahan siya buong gabi, kinabukasan ay dumampot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa katiwala ng bahay panuluyan at sinasabi, alagaan mo siya. No? Alagaan mo siya at anumang magugol mong higit ay aking babayaran ka sa pagbabalik ko. Sabi niya, binigyan siya ng bayad. Down payment. Sabi niya, down payment. Sabi niya, kung kulang pa yan, babayaran kita sa pagbabalik ko. Ano bang simbolo sa bahay panuluyan? Bakit hindi hospital? At alam ninyo, ang bahay panuluyan, bakit hindi hospital? Kasi, ang sinasabi ko na nga niya, ang parabola, mayroon po itong simbolo. Isang makalangit na kwento na naglalaman ng makalangit na kahulugan. Bakit bahay panuluyan? Bakit hindi hospital? At alam niyo kung bakit hindi hospital ang ginagamit? Baka ma-misinterpret ang parabolang ito at hindi pag-aralan. At alam niyo kung kapag hindi hospital, pag-aralan ng mga nag-aaral, bakit hindi hospital? Bakit bahay panuluyan? Kasi ang kahulugan hindi po hospital na literal. Alam niyo ang mga dinalhan ng Diyos sa mga taong ililigtas niya, sa mga taong sugatan na nahulog sa kamay ng tulisan. Alam ko, kaibigan, maring nakikinig ka ngayon. Ikaw ay isang taong sugatan, biktima ng kaaway, at iniwan ka ng kaaway na halos patay na. Pero dumating sa hapon pong ito, sa umagang ito, ang isang Good Samaritan. Ang mensaheng ito ay para sa iyo. Si Jesus Christ, siya po ang Good Samaritan na darating sa iyo at tutulungan ka niya sa iyong kalagayan. Hindi ka lang niya tatalian ang iyong sugat, hindi lang niya buhusan ng langis at alak, dadalhin ka niya sa bahay panuluyan. Ano ba ang ibig sabihin ng bahay panuluyan, Brother John? Ang bahay panuluyan, nagsimbolo po ito sa iglesia na dadalhan sa iyo ng Panginoon. Alam niyo pag gusto niyang ililigtas tayo, kaya nga, alam niyo kung paano tayo mag-umpisa ang ating kaligtasan? Tinuturo ko na sa inyo sa plano ng Diyos sa kaligtasan, ano ang dapat natin gagawin? Tayo, aaminin natin na tayo'y makasalanan. Pangalawa, tayo po'y mananampalataya. Pangatlo, tanggapin natin si Jesus Christ na ating Panginoon at tagapagligtas. Pang-apat, ikukumpisal natin ang ating kasalanan. Ha? At pang-lima, tayo po'y magsisisi. Pang-anim, tayo po'y magpabautismo. No? Paniwanag ko na, ang ating hakbang sa kaligtasan, mayroon pong 6 na hakbang. At pagkatapos natin mabautismuhan, magiging membro na tayo sa kanyang iglesia. Kaisa-isahang iglesia na kanyang iniwan sa lupa. No? At membro po ako niyan.
sa iglesia na itinatag ng Panginoon. At alam ninyo, dinala siya sa bahay panuluyan. Ang simbahan, ang iglesia, hindi po yun simbahan. Hindi po yun building. Ang meaning ng church, this is the people, mga tao po yan, na iniligtas ng Panginoon. Pero kapag kayo ay ililigtas niya mula sa kasalanan, dadalhin po niya kayo sa kanyang iglesia, sa kanyang bayan. At pagdadalhin niya, babayaran niya sila. Lahat ng naglilingkod sa Panginoon, bibigyan ng Panginoon ng bayad. At alam ninyo, nadadama ko yan habang ako naglilingkod sa media ministry. Ano mang paglilingkod na ginagawa ko sa Panginoon, binabayaran po ako ng mga taong nagdudunit sa akin. Galing po yan sa Panginoon. Pero napapansin niyo, sabi ng Panginoon, babayaran, ito ang 2 denaryo inabot niya. Ito ang paunang bayad ko. Pero kung kulang pa yan, babayaran kita sa aking pagbabalik. At alam niyo, yun ang ginagawa ng Panginoon. Ano bang pangako ng Panginoon sa kanyang iglesia? Siya ay muling babalik. Babalikan niya ang iglesia na naghihintay sa kanya. Pero maraming mga taong mula sa kalagayang sugatan, nahulog ang mga taong nahulog sa kamay ng tulisan, mayroong ililigtas sila ng Panginoon, dadalhin sila sa bahay panuluyan. At kayo, kapag kayo'y makarating sa bahay panuluyan, nandyan po ang mga pastor, nandyan po ang mga elder at mga diakono, siya po ang mga ngasiwa sa inyong pagaling. Oh, napapansin ba ninyo? Nang tinulungan ang nahulog sa kamay na tulisan, automatic ba yan na gumaling ka agad? Hindi pa. No? Justification ang unang hakbang sa kaligtasan. Pero ang sanctification, ito po'y mahabang paglalakbay sa kabanalan. At ito po'y pangangasiwaan po tayo ng mga lingkod ng Panginoon sa bahay panuluyan. Ang ating mga pastor, ang ating mga elder at mga diakono, mga diakonisa, siya po'y mga ngasiwa sa ating pagaling. At kung mapapagaling na tayo sa karamdaman, sa ating sakit, anong pangako ni Jesus Christ? Sa pagbabalik ko, babayaran kita. Saan po natin mababasa na babayaran ng Panginoon ang ating paglilingkod? Kung inyong babasahin yung 1 Pedro 5, diyan po ang sinasabi ng Panginoon doon sa mga elder, sa mga pastor na naglilingkod. No? Gusto kong babasahin sa inyo ngayon habang naalala ko pa ang talatang ito. No? Kung ating babasahin ang 1 Peter verse 5, ating bubuklatin ang Biblia, babasahin natin ang Kapitulo 5. Ngayon bilang kapwa matanda at isang saksi sa pagdurusa ni Kristo, bilang kabahagi ng kaluwalhatian at ihihayag, ipinakausap ko sa mga matatanda sa inyo. Sinusulatan ni Apostol Pedro ang mga matatanda sa iglesia. Napangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos. Diba? Sabi niya dito, dinala, sa parabolang ito, dinala sa bahay panuluyan. At binigay niya ang responsibilidad sa bahay panuluyan. At ito yung sulat ni Apostol Pedro. Napangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa. Kaya nga ang mga pastor, siya po ang naglilingkod sa ating iglesia. Kung wala ang pastor, mayroong elder na kahalili. At isa po ako sa elder ng Puting Kahoy Church, 8 po kaming elder na naglilingkod. Kung walang elder, mayroong pang diakono na kapalit namin. At kung walang diakono, mayroon pa pong diakonesa. No, mayroon pa pong mga iba't ibang departamento sa iglesia na mga ngasiwa sa inyo kapag dadalhin kayo ng Panginoon sa bahay panuluyan. At alam ninyo ang bahay panuluyan na binabanggit sa parabola sa Good Samaritan, ito po ang iglesyang itinatag ng Panginoon. At sabi ni Apostol Pedro, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa at maglilingkod bilang tagapangisiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Huwag kayong maging Panginoon sa mga pinangasiwaan ninyo. Diba? Mayroong mga leader sa iglesia na puro, turo, o ito, gagawin. Hindi po yan ang leadership ng iglesia.
ang leadership ng iglesia hindi katulad sa pangangasiwa sa sanlibutan. Ba? Kapag mayroon mayor ka, kapitan ka, kung anong sasabihin mo, mga utusan mo lang sila lahat. Pero ang iglesia ng Panginoon, iba po. Sino yung leader? Siya ang halimbawa. Siya ang nagtuturo na ano, siya ang susundin. Kung mayroong mga gawain, siya ang nasa unahan, ang mga kasama niya, mga katuwang niya, nasa likuran. Yan ay tinatawag na servant leadership. No? Sa Panginoon, sabi niya dito, huwag kayong maging Panginoon sa mga pinangasiwaan ninyo, kundi magiging halimbawa sa kawan. Sa 4, at sa pagpakita ng punong pastol, kapag dumating na si Jesus Christ, tatanggapin ninyo ang di makukupas na punong na putong ng kaluwalhatian. Gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa mga matatanda. Yan po ang turo ng Panginoon paano maglilingkod ang mga ano nasa bahay panuluyan. Yung iglesia na dadalhin niya ang mga papagalingin niyang may sugat. Alam niyo sino yung sinusimbuluhan ng nahulog sa kamay ng tulisan na nasugatan? Tayo po yung mga makasalanan. At bago po ako lumago sa pananampalataya, gumaling ang sakit, dinala po ako ng Panginoon sa bahay panuluyan ng kanyang iglesia. At nang ako'y gumaling, nakikita ko ang mga dinadala ng Panginoon, tutulungan ko ang kanilang mga sugat, nagagaling din. Na sila din ay magiging kabahagi sa paglilingkod sa iglesia. At ganyan po ang inyong gawain kapag kayo'y ililigtas din ng Panginoon katulad ng aming karanasan. Sabi niya dito, at sabi niya dito, nang kinabukasay dumampot siya ng 2 denaryo, inilagay sa katiwala ng bahay panuluyan, sinasabi, alagaan mo siya at anumang magugugol mong higit ay pagbabayaran kita sa pagbabalik ko. Kung anuman ang iyong magagastos sa iyong paglilingkod ngayon, may bayad na ako. Pero pagbabalik ko, babayaran kita. Ano bang pangako ni Jesus Christ? Sa Apokalipsis 22, sabi ni Jesus Christ, ako'y madaling pumaparito at dala ko ang gantimpala na para sa inyo. Anong dala ni Jesus Christ kapag siya'y babalik? Dala niya ang gantimpala. Babayaran tayo sa ating paglilingkod. Alam niyo lahat ng mga nasa iglesia, tayo po'y mga lingkod ng Panginoon. Ito po'y sinisimbuluhan ng bahay panuluyan. At kapag mayroong dadalhin ang Panginoon mga bagong pananampalataya, alagaan ninyo yan. Pangasiwaan ninyo yan. Kasi ikaw ay babayaran ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Sana sa hapon pong ito mayroong natutunan tayo sa isang parabola, isang paksa ng Biblia tungkol sa parable of the Good Samaritan. Sana hindi ninyo malilimutan ang parabolang ito, kung paano tayo naligtas, kung paano tayo, ang ano ang ating kalagayan, tayo po yung mga taong nahulog sa bitag ng kaaway, nahulog sa kanyang mga kamay, tinulisan po tayo. Ang ating pribilehiyo na pagiging anak ng Diyos, ninakaw sa atin. Inagaw na niya at wala na tayong pagmamayari sa ating sarili. Nagiging alipin tayo sa sanlibutang ito sa kasalanan. Pero dumating ang Good Samaritan, tinulungan tayo, tinalian ang ating mga sugat, binuhusan ng langis at alak, binago niya tayo, ginawa niya muli tayong anak ng Diyos. At hindi lang yan sapat, na tayo'y pinatawad, ginawang anak ng Diyos, dinala tayo sa bahay na panuluyan. At ang bahay na panuluyan, ito po ang iglesia na naglilingkod sa mga taong ililigtas ng Panginoon. Sana maranasan ninyong kayo'y papasok sa iglesyang niyan, na isang iglesia na kung saan ang mga anak ng Diyos mga ngasiwa sa inyong buhay, sa inyong paggaling. At kung mangyayari, kaibigan, na kayo'y gumaling sa inyong mga sugat, papagalingin naman ninyo ang dadalhin pa ng Panginoon sa bahay panuluyan. Ito ang aking panalangin. At sa pagtatapos tayo po'y yumuko sa isang panalangin, imbitahan ko kayo. Dakila naming Diyos, marami pong salamat, Ama, sa hapon pong ito na kayo nangangasiwa sa aming buhay. Salamat sa inyong mensahe na aming natutunan na kayo ang Good Samaritan
ang aming magulang at kami ay mga taong nahulog sa kamay ng mga tulisan. Pero salamat po, Ama, na pinadala ninyo ang inyong bugtong na anak. Siya po'y nagdadalawang habag nung nakita namin niya ang aming kalagayan. At nilapitan kami, tinalian ang aming mga sugat. Sangayon sa Isaiah 53. Pinagaling po kami dahil sa kanyang pagbugbog. At kung anuman ang kanyang naranasan, kami ang gumaling dahil kami napapatawad. Salamat, Ama, sa banal na Espiritu. At salamat sa isang pribilehiyo na kami ginawa ninyong anak. Sa hapon pong ito, nandito, Ama, aming nauunawa ang inyong mga salita. Na ang mga taong niligtas ninyo ay dinala sa bahay panuluyan kung saan kami naglilingkod ngayon. Loobin mo nawa, Ama, na aming paglilingkuran ang mga taong ililigtas ninyo. At patuloy kaming maglilingkod na papagagalingin namin ang kanilang mga sugat. Nandito po kami, Ama, nais naming itatalaga muli ang aming sarili. Ako po'y elder sa iglesia at mayroon po akong responsibilidad. Isa sa aking responsibilidad ang magpapagaling. At hindi lang yan, ang isa sa aking responsibilidad ang mga ngaral kahit ako'y hindi pastor. Pero ako'y nagpapasalamat na inyong tinawatwagan ako sa paglilingkod na ito. Nawa ang mga taong nakikinig, asam-asamin din nila ang mamumuhay ng ganitong uring buhay na maglilingkod din sa inyo kapag gumaling ang kanilang kalagayan. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Pagpapalain ang lahat na nanonood sa programang itong The Gospel of Jesus Christ. Maraming salamat sa inyong pagpapatawad at paglinis na aming naranasan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.